Hello guys, welcome sa channel. So mayroon ako dito NVMe to PCIe 4.0 adapter, no. So bali lang to, X1 lang to. So medyo mabagal. X1 yung pinili ko kasi gusto kong una pa lang yung isa kong video yung dito nagkaka problema ako dito sa NVMe na to. Ito na Gentry na Lexar NM16 Pro. May problema siya sa ano, no. Mabilis siya pero may problema siya sa random raw speech. Pero iniisip ko baka sakaling kahit na bumagal siya, baka sakaling mapis niya yung issue na andito kasi maintenance na to eh. Parang paiba-iba rin yung speed niya, mabilis nga siya, mabilis bumabagal. Parang ano siya, hindi ko maintindihan kung anong meron dito, kung anong problema. So iniisip ko baka sakaling since hindi ko rin na maximize yung parang pinaka-speed niya, i-download ko na. Na-try ko siya dito sa X1 kung sakaling. So parang yung ito Gentry na drive, parang magiging regular na lang siguro siyang ano, speed niya parang mga SATA SSD na lang or mas mabilis lang konti doon. Pero kung may stable siya, okay na rin siguro. Mas okay na kasi nasa pinaka-slot niya siya ng PC ko. Hindi rin naman na maximize speed niya, kaya pa magulo rin, lalo na sa gaming, antagal ng loading, hindi stable. So I'm hoping na pagka nilipat ko siya dito, sana maging at least maging stable siya kahit na parang speed na siya, parang mga SSD na lang yung speed niya. Okay lang yan, basta maging stable siya. Ngayon ay papakita ko na yung laman nito. Mura lang to, 100 pesos lang to. So papakita ko na lang yung laman niya sa loob. So parang hindi pa siya assembled, no? So parang alam siya, parang generic lang siya kasi parang try ko lang naman. So 100 pesos lang to sa Lazada. Pero titignan natin kung ano laman niya sa loob. Pero bago ko ilipat, papakita ko muna yung crystal disk na ano yan, bago ko siya ilipat, kung ano yung speed na nakukuha natin bago siya ilipat. So papakita ko muna. Yan lang. So yan yung nakuha natin speed sa crystal disk. Tapos yung Lexar SSD natin, NM610, 2 terabytes. Tapos ang napansin ko lang talaga dito sa SSD ito, umiinit siya, no? Pipinaisin ko kung kakumpara niya sa dalawang SSD. Yan, A-Data, saka yung Ramsta, no? Nasa 40 silang, 40-40. Yan, umiinit na naman siya, nag-ano na siya. Yung hindi ko lang din alam kung yung parang nagiging problema niya. Dahil kaya siya minsan bumabagal, umiinit siya. So medyo malalayo siya nun, mapupunta siya sa pinakailalim. So iniisip ko baka kung sakali, baka at least baka pwede lumamig siya. Na yung pag-assemble nito. So importante, tama yung pagkakalagay natin ng ano, kunyari ito, itong bracket. Kasi pagka kasi una ko nalagay, but pag ganito, mali siya. Kasi pagka ito yung siya nilak, tinuril niya, hindi siya magkakasya sa board, sa ano niya, hindi niya maikakabit ito. So ito, kung ito, yan. Dapat pala siya, nandito siya sa labas. So medyo, ano siya, no? Medyo kailangan sakto yung ano niya, no? So dapat dito siya, yan. Ito yung lagay ng M.2, yan. Tapos ito, yan. Kailangan dito niya, ganyan ang ano niya, pagkakalagay niya. Saka niya siya lalagyan ng tunilyo. So, kailangan ganyan siya, no? Okay na siya. So, pagka ganito na siya, pwede natin ilagay yung ano, natin yung Lexar natin. Ito naman, yung pinaka-lock niya. Kailangan, ano siya, ilagay mo siya dito. Iipit mo siya. May pinaka-ano dyan, umang. Pasok siya. Yan. Pagka napasok niya, close. Tapos sa kabila, saka nito tunnel yan. Ito yung maliit. So, kaya na yung may itsura niya. So, ready na siya para i-install. So, dito yung paglalagay niya. So, kailangan natin siya magtanggal lang nito. O, tatanggal tayo ng isa. So, install na natin siya. Ang tawag siya lock. Ayan, so, nakalock na siya. So, yun siya. So, medyo may
allowance naman yung pagkakaanin sa GPU natin. Alam ko may version nito na mayroong heatsink, pero yung nabili ko yata wala siya kasamang heatsink, kaya 100 pesos lang siya. So nakakabit na natin siya, no? So makikita nyo dito, no? PCIe nasa X1 na lang siya, no? So compare natin sa ano, is 39, tapos 40, ganun pa din, pero dito is 33C na lang siya. So di ko alam kung baka dahil sa nasa X1 lang siya, o dahil nga sa may gap na yung may solong slot na siya, saka parang mas maganda yung airflow niya, kaya mas okay na rin yung temperature niya. So sa tingin ko, baka maging okay na rin yun. Tapos ito, tingnan natin kung ano yung lalabas na, ano. Expect ko talaga dito sa, ano, magiging mas mabagal siya. So tingnan natin. So anyway, tingnan natin kung ano yung makukuha natin sa pig niya. A few moments later. So lumabas yung unang data, no. So ang lumabas na 890 yung rig niya, no. So kahit titingnan ko kanina dito, hindi naman nagbabago yung temp niya. So nung habang nag-ride siya, no, napansin ko tumaas yung temp niya dito. Yan, parang tendency yung tinaas niya, naging 43C na siya, no. So baka tuwing nag-ride siya, doon nagbubus yung ano niya, no. Yung temperature niya, no. Yan, so mukhang tapos na siya. So kung makikita niyo, bumahaba lahat, no. Ito lang hindi nagbago, no. Random forkeep. So baka dito lang siya hindi masyado nagbago, no. Yan. Konti lang biyag bago dito, malaki yung binabahan niya. Sa tingin ko din lang. Pero sa tingin ko, okay lang yan. Anyway, itatry natin siya ng games kung mabilis na yung loading niya. So, kaya papakita ko lang kasi ito yung nasa Lexar, nasa D yung Lexar natin. So, papakita ko lang kung ano yung nakalista sa Epic Games natin. Nilagay ko sa Epic Games ko. Kasi yung iba dito ay medyo matagal mag-loading. So, titingnan ko kung medyo mabilis na siya mag-loading. So, siguro unahin ko itong control. Kung mabilis na siya mag-load. So sa tingin ko, okay na siya, no? Kung obvious naman siya mag-load. Kasi dati, hindi yan, ano eh, ang tagal mag... Mayroon dito, may start na agad, no? Normal naman yung load niya, tapos continue game. Natin natin kung makakontinue na agad natin yung game. Tapos ito, nag-load agad siya. Kasi na-stock panda dito, eh. Pero siya, nagtutuloy-tuloy naman siya. Dapat siya, kung may normal yan, kung okay yung SSD, dapat tuloy-tuloy lang siya. So mukhang nag-load naman siya agad. Ayun, loaded na agad siya. Ang problema ko kasi doon sa dati, pati yung texture minsan pagka-load, mga after 5 minutes, hindi pa makikita yung ano. Pero ito mukhang okay na siya. Mukhang loaded na rin lahat yung ano niya. Mukhang okay na siya. Naka-loaded na siya. So tatry ko pa ng isang game, siguro. Pati yan, okay na siya. Kasi yun yung problema ko, pati pag-exit, ang tagal. Dito, mabilis na siya. Siguro magta-type ako na isang game. So, try ko naman itong Surviving the Aftermath kung mabilis siya mag-load. So, loaded na siya. Mas mabilis yung response niya. So, nag-response na agad siya. Katulad dati, no? So, alam ko kasi sa net to, nag-link siya. Pero nag-load na agad siya. Okay na siya agad. Okay. Cancel, tapos load ko. Tingnan ko kasi pagka nag-load ako minsan ng save, matagal siyang ano. Tingnan natin, load game. Reloading. So wala, hindi ko ika-cut tong video, no.
Para makita natin kung gano'n siya katagal ang load. Oh my God. Sa tingin ko mukhang okay na siya. Hindi normal to eh. Kasi pagka yung ayun, load din agad. Hindi ka tulad dati naabot ng mga 5 minutes bago mag-load eh. Pero ito, seconds lang talaga eh. Na dapat ganito lang siya. Loaded na lahat yung ano, texture. Oh. Wala na naman ibang mga ano dyan. Tapos mag-exit. Confirm. Exit agad. Tapos yun. Kasi hindi problema pagka loading sa kapag mag-exit, mabagal siya. Dito mukhang okay na siya. So sa tingin ko, medyo observe ko pa siya siguro ito. So anyway guys, na yun lang na siguro mag-update na. Medyo observe ko lang din siguro mga after a week. Siguro mag-update ako kung okay talaga siya o hindi. Pero so far mukhang okay naman siya. Tapos yung bumalik ulit siya sa ano. Hindi siya talaga nag-iinit. No? So mas malamig siya. So kung mukhang baka sa temperature lang talaga siya din. Ano, okay dahil sa X1 na lang. Baka ewan ko kung may problema sa lanes nitong SSD na to. Parang mas naging stable siya na isa lang yung lane na inano yun. Nasa X1 lang siya. So anyway, kung may stable siya ng ganito, nasa X1 siya, mas okay na sa akin yun. At least may usable na talaga siya. Pwede siya sa games, pwede siya. No? Although hindi yung speed ng Gen 3 na parang naging SSD na lang talaga siya. Okay na rin siguro yun. At least usable na siya kahit sa gaming. No? So mabilis na rin siya. Nangirap din kasi ngayon may ginagmahal yung mga SSD. Kaya may stock na rin tayo dito. Although hindi natin magagamit yung Gen 3 talaga pagka Gen 3 niya. So anyway guys, thank you sa panonood. Update na lang ulit ako sa comments kung sakaling ano, may magiging problema siya.